Mara's POV. Mara, sandali. Pinigilan ako ni Sky sa braso pero marahas kong tinabig ang kamay niya. Please, hayaan mo muna ako. Mara, let me explain. I don't want to hear it. Just let me be alone. Patakbo akong lumabas sa apartment ni Sky. Walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ko habang mabilis na tinatahak ang gilid ng daan palayo roon. Gusto kong makalayo sa kanilang lahat. Sa sobrang pagmamadali ko ay nakabunggo pa nga ako ng tao. I'm sorry. Paulit-ulit akong nagyuko ng ulo at humingi ng tawad ng mabanggang isang babaeng may bitbit na bata. Ano ba miss? Mag-ingat ka naman. Sorry po ma'am. Nanlalabo na ang mga mata ko sa naipong luha. Kahit anong pahid ang gawin ko, hindi pa rin mawala-wala ang mga luhang ito. Makalipas ang mahigit 10 minutong paglakad-takbo, hinang-hina akong napaupo sa isa sa mga lilim ng puno sa loob ng park. Hindi ako makapaniwalang magagawa ito sa akin ni Kenzo. Alam kong galit siya sa akin dahil ayaw ko siyang pakawalan. Pero sapat bang dahilan yon para gawin niya to? Umupa siya ng tao para kunin ang loob ko at magpanggap na kabit ko. Para ano? Para mapalabas akong masamang asawa? Ang masakit pa, pinagkatiwalaan ko at minahal ko bilang kaibigan ang taong binayaran niya. Nagtakip ako ng mukha gamit ang dalawang palad ko saka muling bumuhos ang mga luha ko. Bakit pa ba ako nagtatanong? Bakit pa ako nagugulat na kaya niyang gawin sa akin to? My husband is a womanizer and he hated me so much. Hindi na ako dapat na magtaka. Madali lang sa kanyang gawin ang ganitong bagay. Mugto na ang mga mata ko sa kaiiyak pero parang walang kapaguran ang mga luha ko sa pagbagsak. Tuloy-tuloy pa rin sa pagbuhos ang mga ito kahit pagod na ang katawan at puso ko. Hindi ako umuwi kahit noong sumapit na ang gabi. Panay tawag sa akin si Kenzo at Sky. Kahit si Joshua, tawag din ang tawag sa akin. I ignored all of their calls. It was getting dark but I stayed under the tree while I stared into nothingness. Bawat tibok ng puso ko may kaakibat na sakit. It felt like I was stabbed in the back by my own husband. Hindi niya ako mahal. Hindi niya ako kailanman mamahalin. Ito ang katotohanan na dapat ko nang tanggapin. Oh God, Mara! Bulalas ni Sky nang abutan ako nito sa labas ng apartment niya. Hating gabi na at nang hindi ko siya maabutan sa apartment niya nang dumating ako, nagdesisyon akong hintayin na lang siya rito sa labas. Mabilis niya akong nilapitan. Nakaupo ako sa hagdan kaya bumaba siya para pagbantayin ang mga mukha namin. Kanina pa kita hinahanap, alalang-alala ako sa'yo. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi. I could hear the worry in his voice. Lalo siyang nag-alala ng makapang tila yelo na ako sa sobrang lamig. I had nowhere else to go. Can I stay here? Lumambot ang mukha niya nang marinig yon. Hindi mo na kailangang itanong yan. You're always welcome here. Pinagkatiwalaan ko si Sky at tinuring na totoong kaibigan. Masakit sa akin na malaman na nilapitan niya lang ako dahil inutos ni Enzo. Pero sa ngayon, wala akong ibang mapagtataguan kundi dito lang. I'd rather stay here than go back to Kenzo. I hate him. I hate him so much. Nagluto ako ng mainit na sabaw. Ang lamig ng gabi. Umulan pa ng malakas. Saan ka ba nagpunta? Pabalik-balik siya mula sa kusina at sa maliit na dining area habang bit-bit ang mga pagkain. Naupo siya sa silyang kaharap ko at nag-aalalang tinitigan ako. I know what I did was wrong. Ito ang totoong ako na kinakatakutan kong makilala mo. Pumatak ang isang luha sa pisngi ko nang balingan ko siya. Kahit isang beses ba naging totoo ka sa akin? I've always been true to you, Mara. Aaminin kong nilapitan kita sa utos ni Kenzo. Pero lahat ng pinakita ko, mga sinabi, pag-aalala, nararamdaman, totoo ang lahat ng iyon. I've never been true to anyone as I was with you, even to myself. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko na napigilan ang muling pag-agos ng mga luha ko. Pinagmukha niya akong tanga, wala akong kaalam-alam. Naging matigas ako sa harap niya, but deep inside me, I was still hoping, wishing for him to change. Pero hindi pala totoo ang lahat ng yon. Sana sinabi mo sa akin. Kung maibabalik ko lang ang oras, Mara, maniwala ka. Gustong gusto kong sabihin sa iyo ang totoo. Gusto kitang ilayo sa kanya. Gusto kong protektahan ka, but I can't. Tumayo siya ng mabilis at lumapit sa akin.
He knelt down in front of me. Nakikita ko kung gaano mo pa rin siya kamahal. And I don't want to see you get hurt again. Pero nasasaktan pa rin ako. Nagsimula na akong humagulhol. Niyakap niya ako ng mahigpit at paulit-ulit na humingi ng tawad. I wanna be angry with him, but I don't have the energy anymore. Pagod na ako. Pagod na ang puso ko, ang katawan ko, at ang isip ko. I just want the pain to stop. I want it go away. Malakas kong itinapon ang cellphone ko sa pader. Nabasag iyon bago pa man bumagsak sa sahig. Natigilan sa pagdadala ng pagkain si Sky at nag-aalalang tumingin sa akin. Tumawag uli siya. I've been staying at Sky's place for 3 days now. Nandito ako sa kwarto niya at nagkukulong lang. Walang oras o minutong hindi tumawag si Kenzo at naiinis na ako. Kung ito talaga ang gusto niya, ibibigay ko na. Bumuntong hininga si Sky bago lumapit sa kamang inuupuan ko. Nilapag niya ang tray ng mga bagong lutong pagkain sa harap ko. Nagluto ako ng hotdog na hugis octopus. I'm sure the baby would love to eat it. Sa sinabi niyang yon, napatingin ako sa mga pagkaing dala niya, pagkatapos sa mukha naman niya. He smiled at me. Ginagawa niya ang lahat para mapasaya ako. Panay siya luto ng mga masasarap na pagkain, kwento ng kwento tungkol sa mga walang katuturang bagay. He's trying so hard. Aaminin kong naiinis pa rin ako sa kanya, pero siya ang naging kaagapay ko sa lahat ng problema ko ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, siguro puro pag-iyak lang ang ginawa ko sa loob ng 3 araw. Pinilit ko ang sarili ko na abutin ang mga pagkain na niluto niya at kumain. Sapu-sapo ko ang tiyan ko. Walang kinalaman ng batang ito sa pag-aaway namin ni Kenzo. Hindi ko siya dapat idamay sa galit ko. Wanna watch a movie later? Bago pa man ako makasagot, malakas na pagkatok sa pinto ng apartment niya ang narinig namin. Nagkatinginan kami ni Sky. It's him. Bulong niya. Agad siyang lumabas ng silid at kinandado sa loob ang pinto. Tumayo naman ako sa tapat nito. Kabado. Where's my wife? Nawawala si Mara? Bakit sa akin mo siya hinahanap? Stop playing dumb, you asshole. Nakausap ko ang kaibigan niya. Dito niya hinatid si Mara bago siya hindi umuwi. Nasaan ang asawa ko? Napapikit ako nang dumagundong ang boses ni Kenzo sa buong apartment. What are you doing? Lumabas ka sa pamamahay ko. Ilabas mo ang asawa ko. Wala siya rito. Mukha ba akong hanapan ng nawawalang asawa? Kung hindi mo kayang alagaan ng mabuti ang asawa mo, hayop ka! Bilis akong napatakip ng bibig nang marinig ang ingay na nanggagaling sa labas. Parang may nagsuntukan at bumagsak sa sahig. Where's my wife? She's not here. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Sandaling natahimik ang paligid. Halos tumalo na palabas ang puso ko dahil sa sobrang kaba. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, Sky, papatayin kita. 2 araw na rin ang lumipas mula nang manggaling dito si Kenzo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako umuwi. Lagi lang akong nagkukulong sa kwarto ni Sky. I did call Joshua though. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala at huwag muna akong hanapin. Pinilit ko rin sa kanya na okay lang ako para hindi niya natawagan ang magulang ko o si Kenzo. Bumukas ang pinto ng kwarto. Bumungad si Sky. Nakita ko ang pasa sa pisngi nito at ang pumutok niyang labi. Pinagluto kita ng ginataang beef. Mainit-init pa. He smiled at me pero wala akong ganang kumain kaya inilingan ko siya. Nagbuga siya ng hangin at saka lumapit. Yakap ang sarili, umiwas ako ng mukha sa kanya. You need to eat, Mara. Kahit wala kang gana, pilitin mo. For your baby. Hindi ako kumibo. Nakadulala pa rin ako habang nakatingin sa kawalan. I still think of Kenzo, sometimes. Iniisip ko kung paano ba kami maghihiwalay nang hindi nagkikita. I don't wanna see him anymore. Masyadong masakit ang ginawa niyang ito sa akin. Mara. Nakahanda akong panagutan ng bata. He caught my attention with what he said. Sky, no. Alam kong mahal mo pa rin si Kenzo, but I'm willing to wait, Mara. Pananagutan ko kayo. Kinuha niya ang kamay ko. Hindi ako mayaman, wala akong maipagmamalaki. Pero pipilitin kong bigyan kayo ng maganda at masayang buhay. Sky, don't do this. Alam ko kung gaano kahirap umasa sa isang tao na mamahalin ka nito balang araw. Aaminin ko, masama pa rin ang loob ko sa'yo. But I still see you as my friend. Ayaw kong pagdaanan mo yon. Handa akong masaktan para sa'yo.
Malungkot niya akong initian ang muling magtama ang mga mata namin. Mara, mahalaga ka sa akin. Ayaw kong iwan ka sa oras na kailangan mo ko. He took my hand and gently caressed it. Gamitin mo ako para makalimutan mo siya. Nagdesisyon akong pumayag sa gusto ni Sky na lumabas muna kami ng apartment para maarawan ako. Pagkatapos niyang masiguro na wala si Kenzo sa paligid, lumabas kami at naglakad-lakad. We went to the park and stayed there. May dala siyang picnic basket na puno ng pagkain. Gumawa siya ng chicken and tomato sandwiches and apple juice. Wala pa rin akong gana pero pinilit kong kumain. Pinilit ko rin ngumiti at pakisamahan siya dahil may sagot na ako sa proposal niya sa akin. Thanks for the food. Masarap. You don't have to thank me. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo dahil kumakain ka na. Malungkot akong ngumiti sa mga sinabi niya. I looked at him with sad eyes and let out a heavy sigh. Napakabait at napakamapagmahal mo, Sky. Kung makakahanap ka man ng babaeng mamahalin, she will be so lucky. And a lot of women would envy her. Natigilan siya sa pagliligpit ng pinagkainan namin. Nagtakang tumingin sa akin. Babalik na ako kay Kenzo. Gagawin ko na ang dapat kong gawin at sisimulan ko sa'yo. Mara! Hindi kita kayang mahalin at hindi ko rin kayang ipaako sa'yo itong bata. I want you to find someone who can love you the way you deserve to be loved at hindi ako yun. Nagbawi siya ng paningin at matagal na natahimik. I can wait. No, hindi ako darating. Mara! Naluluha niya akong tiningnan. Panay-iling siya sa akin. Huwag mong gawin to. Ngumiti ako ng malungkot. Siguro kung nauna ko lang na nakilala si Sky, baka siya ang minahal ko. Hindi naman siya mahirap mahalin, but I am married to Kenzo. And my heart still belongs to him. Babawiin ko muna ang puso ko bago ako magbagong buhay. I need to let go of everything for this child. Ayaw kong masaktan at magdusya siya katulad ko. Alam kong hindi matanggap ni Sky ang desisyon ko but he still respect it. Lumabas na kami ng park. I already said goodbye to him kaya papara na sana ako ng taxi para umuwi. Pero isang van ang tumigil sa tabi namin. Bumukas ito at lumabas ang ilang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang palihim na tinutukan ng isa ng baril sa tagiliran si Sky. Pumasok kayo kung ayaw niyong masaktan. Nag-aalala lang nilingon ako ni Sky. Leave her. Ako lang ang kailangan niyo. Tumingin sa akin ang lalaki. Nakita niya na kami. Hindi namin siya pwedeng iwan. Huwag please. Pasok. Wala kaming nagawa kundi pumasok sa loob ng van ang kasay nito ang baril na hawak. Takot na takot ako nang nagyan nila kami ng piring sa mga mata. Ilang ulit na nakiusap si Sky na pakawalan ako pero hindi sila nakinig. Sabi nang tumigil ka! Malakas na daing ni Sky na ikinatili ko. Please don't hurt us! Susunod kami sa gusto nyo! Umiiyak kong sabi. Hinanap ng mga kamay ko si Sky at mahigpit siyang hinawakan sa braso para patigilin sa pagsasalita. Makalipas ang mahabang oras, ibinaba na nila kami. Doon sa mismong binabaan namin, pinaluhod nila kami sa madamong lupa. Nang tanggalin nila ang mga piring sa mga mata ko, napansin kong madilim na ang paligid. At nasa lugar kami na walang kabahay-bahay. Sino ba kayo? What do you want from us? Sa'yo, wala. Sa lalaking yan, mayroon. Natigilan ako nang lumapit ang isang lalaki. Nagbigay agad ng daan ang mga tauhan niya sa kanya. His familiar. It was Mr. Verhel. Napasigaw ako nang bigla nitong sinuntok si Sky. Hayop ka! Pinalampas ko na ang ginawa mo noon. Pero nakikipagkita ka pa pala sa asawa ko. Hindi na kami nagkikita! Matapang na sagot ni Sky. Ngumisi si Mr. Verhel. Nilahad nito ang kamay sa isang tao nito. He gave him an envelope. Nang buksan niyo ng matanda, tinapon ito sa lupa sa harap namin ang mga larawan. Natigilan ako nang makita ang mga pictures ni Sky kasama ang asawa nito. Ito yung araw na nakita ko sila sa donut shop. Napatingin ako kay Sky. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Walang nangyari sa amin. Nakakalokong tumawa si Mr. Verhel. Of course, walang nangyari sa inyo. Yan din ang sinabi niyo noon nung abutan ko kayo sa labas ng motel. Wala ngang nangyari sa amin. I was hard to get her trust but that's it. Pinagmukha lang naming may namagitan sa amin pero... Napasinghap ako. Hindi na nito natapos ang sinasabi ng muli itong suntokin ni Mr. Verhel. Dumudugo na ngayon ang ilong at labi ni Sky. Pero matapang pa rin niyang sinalubong ang mga mata ng matanda.
Kahit patayin mo pa ako, walang magbabago sa sagot ko. Walang nangyari sa amin. Papatayin talaga kita! Kinuha nito ang baril mula sa mga tao nito at tinutok kay Sky. Napatili ako. Please, wag po! Maawa kayo! Sa sinabi ko ay napatingin sa akin ang matanda. Kumunot ang noo nito nang makilala ko. Hindi ba ikaw ang asawa ni Kenzo Cornejo? Ibinaba nito ang baril at lumapit sa akin. Get away from her! Hindi nito pinansin ang sinabi ni Sky. Anong ginagawa mo't kasama mo ang lalaking to? Don't you know what kind of person is this man? He's a con artist, a manipulator. Para sa pera, nakahandang sumiping sa mga matrona ang hayop na to. Kaya pati asawa ko, pinatulan. Wala nga ang nangyari sa amin! Sandali nitong nilingon si Sky bago niya ako muling tiningnan. Huwag mo sabihing may relasyon kayo. Bigla itong tumawa ng malakas, pagkatapos ay natahimik naman. Pero imposible namang may relasyon kayo. Your husband, Kenzo, came to me and begged to me to give him the land and building this animal is renting. Do you know that? Matagal akong natigilan sa narinig. Binili niya sa akin ng 10 beses na halaga ang lupa at gusaling iyon para lang ibigay sa lalaking ito. Hindi si Kenzo ang bumili ng lupa at building na yon sa dating may-ari? No! Umiling si Mr. Verhel. It was me. Palalayasin ko na sana ang lalaking ito roon pero pinilit ako ni Kenzo na ibenta sa kanya. Natigilan ako nang marinig ang lahat ng sinabi ni Mr. Verhel. Ibig sabihin, hindi si Kenzo ang gustong magpalayas kay Sky. It was Mr. Verhel. At si Kenzo pa ang tumulong at bumili ng lupa at building para maibalik ito. Nagkatinginan kami ni Sky. Halata rin na nagulat siya sa nalaman. Mr. Verhel, nagmamakaawa ako. Do whatever you want to me, but let her go. Wala siyang kinalaman dito. Ah, talaga? Nang iinsultong saad ni Mr. Verhel. Sa isang pitik lang ng kamay nito, lumapit ang mga tauhan niya at sinimulang bugbugin si Sky. Sunod-sunod sa pagpatak ang mga luha ko habang nagmamakaawa na itigil na nila ang kanilang ginagawa. Stop! Stop! Mapapatay niyo siya! Halos mamalat na ang boses ko sa kasisigaw pero hindi man lang ako pinansin ng mga to. Tumigil lang sila nang biglang may dumating na 4 na kotse at huminto malapit sa amin. Hinanda agad nila ang mga baril nila. Pero pare-pareho kaming natigilan nang makita ang lalaking lumabas sa sasakyan. Kenzo? Bulong ko. Lumapit si Kenzo kay Mr. Verhel kasama si Ray, ang isa sa mga matalik niyang kaibigan. May kasama rin silang mga lalaki na pawang may mga dalang baril. This is not your business, Cornejo. Leave! Tumingin sa akin si Kenzo. Mahinahon lang siya. You dragged my wife into this mess. It is my business. Magkaibigan tayo sa negosyo. Pero hindi ko maipapangako iyon sa ganitong bagay. Minsan ka nang nakialam. Lumapit si Kenzo kay Mr. Verhel at may binulong. Sandaling natahimik ang matanda. Maya-maya, sumama ito kay Kenzo sa hindi kalayuan at nag-usap ang dalawa. Nangilid ang mga luha sa pisngi ko. Takot na takot ako na baka kung ano ang gawin nila kay Kenzo. Baka bugbugin nila ito. Pero makalipas ang ilang minuto, bumalik sila ni Mr. Verhel. Mas mahinahon na ang matanda kumpara kanina. Pasalamat ka, bata. Kung hindi dahil kay Kenzo, ngayong gabi ka na sana paglalamayan. Kinilabutan ako sa sinabi ni Mr. Verhel kay Sky. Sumenyas ito sa mga tao niya at sumunod naman lahat ang mga ito. They all went back to their cars and left. Mabilis akong tinulungan ni Kenzo para makatayo. Nilingon ko si Sky. He smiled at me. Sumama ka na sa kanya. You need to get out of here. Pero paano ka? I'll be okay. Ngumiti siya ulit sa kabila ng mga sugat at dugo sa mukha niya. Napit ako ni Kenzo papunta sa kotse niya. Hindi ako nagsasalita pero pilit ko siyang pinipigilan sa paglalakad. Panaylingon ako kay Sky. Mara, please, hayaan mo munang mailayo kita sa lugar na to. Sky's gonna be fine, I promise. He looked at me straight in the eyes. Tumango ako at napipilitang sumakay ng kanyang kotse. Paano mo na lamang nandito kami? Binasag ko ang katahimikan habang nasa biyahe kami pa uwi. May binayaran akong tao para magbantay sa labas ng apartment ni Sky. Nagpakawala ako ng hangin, kaya pala. Pagdating namin sa bahay, dumiretso kami sa poolside. Binigyan niya ako ng tubig na maiinom na agad ko namang tinanggap at inubos. Ilang minuto kaming binalot ng katahimikan bago nagsalita si Kenzo. I paid him. I paid Sky to get your trust. Naibaba ko ang hawak kong baso. Agad na nag-init ang gilid ng mga mata ko. I paid him to make you fall for him. Para ipakita sa lahat na ikaw ang nagloko at para paboran ako ng korte. Diretso niyang pag-amin. Nangilid ang mga luha sa pisngi ko. Paano mo nagawa sa akin yon?
Nakaupo ako sa isang metal poolside chair kaya bumaba si Kenzo para pagpantayin ang mukha namin. Kasalanan ko ang lahat. I'm an asshole, self-centered jerk. Wala kang kasalanan, Mara. You did nothing wrong. Ako ang may problema. Ako lahat ang may kasalanan. Pilit akong tumingin sa ibang direksyon para maiwasan siya. Pero kahit anong pag-iwas ang gawin ko, nandito pa rin ang sakit. Mara. He tried to hold my hand pero parang bulkan na biglang sumabog ang galit ko. Malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Hindi pa ako nakontento dahil muli ko pa siyang sinampal at pinagsusuntok sa dibdib. Minahal kita! Mahal na mahal kita! Pero paano mo to nagawa? Napakasama mo! Iyak ako ng iyak habang tinatanggap lang ni Kenzo ang lahat ng mga sampal at masasakit na salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko na mapigilan ang galit sa dibdib ko. For 2 years, nagtiis ako dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya kong tanggapin ang panluloko at masasakit na salita. Pero ang palabasin akong masamang babae. I hate you! Sana hindi na lang kita nakilala! Sana hindi na lang kita minahal! Nakita ko sa mga mata niya na nasaktan siya sa sinabi ko. Pero ang masaktan siya ng ganito ang nagpabawas sa sakit na nararamdaman ko. Kaya patuloy akong nagsalita nang hindi nag-iisip. Kung pwede lang ibalik ang panahon, hindi na sana kita minahal. I hate you. I hate you so much. Mariin akong pumikit nang maramdaman kong nanlalabo na ang mga mata ko. Mara! Napahawak ako sa ulo ko nang maramdaman ang matinding pananakit doon. Kenzo cupped my face. Mara, ang taas ng lagnat mo. Bigla niya akong binuhat at itinakbo sa loob ng mansyon. Nasa hagda na kami nang tuluyan akong mawala ng malay. When I regained consciousness, nakahiga na ako sa kama sa loob ng kwarto namin. May basang tuwalya sa noo ko at hawak din ni Kenzo ang kamay ko. Mahal, are you awake? Nawalan ka ng malay kanina. Nakita ko ang gwapo at nag-aalala niyang mukha. Muli akong pumikit at bumaling sa malayo. Alis, ayaw kong makita ka. Malamig kong turan. Babawiin ko sana ang kamay ko pero mahigpit niya itong kinapitan. Mara, please. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Huling pagkakataon. Hindi na ako maglolo ko, mahal. Hindi na ako mambababae. Hindi na kita sasaktan. Nakita ko ang ilang ulit niyang paglunok habang nagpipigil ng mga mata niya. Pinilit kong maging matigas. Ayaw kong makaapekto sa kung anumang palabas ito. I can't forgive you. Masyado mo akong nasaktan, Kenzo. Matagal siyang nawala ng imik. Hawak pa rin ang mga kamay ko. Then, can you please be honest with me? Mahal mo ba siya? Pumasok sa isip ko si Sky. Hindi ako sumagot. Mahal mo pa rin ba ako? Hindi rin ako nakasagot sa tanong na yon. Malungkot nang umiti si Kenzo habang tumatango. God, I'm an asshole. Bakit ba ngayon ko lang nakita ang halaga mo? Napuno ng mainit na luha ang mga mata ko kaya mabilis akong pumikit para itago ito. I don't deserve you. Kinuha niya ang kamay ko at may inilagay roon. Pasimple ko itong tiningnan. It was his wedding ring. Matagal akong nakatitig dito habang hinihintay ang muli niyang sasabihin. He looked devastated. Nakasabunot ang isang kamay sa buhok niya at mariin siyang nakapikit. I'm giving you an option, Mara. You can leave me anytime you want. Pakiramdam ko, muling nabasag sa dalawa ang puso ko. Alam kong doon kami papunta. But now, it's happening. I'm hurting more than I expected. Kinuha niya ang kamay ko at marahan itong hinawakan. Just promise me you'll be happy. You gave me all your heart and you treated me as your world. But all I gave you was heartaches. I don't deserve you, Mara. Mabilis kong pinahid ang luhang naglanda sa pisngi ko. Wala siyang karapatang sabihin ang mga bagay na yon. Kung mayroon man siyang dapat gawin matapos ng lahat ng mga ginawa niya, iyon ay ang humingi siya ng tawad sa akin. At hintayin akong mapatawad siya. Pero pakiramdam ko sa ginagawa niya ngayon, atat na siyang hiwalayan ako. Kung iiwan mo ako, can I ask you a favor before you go? Please stay with me until my birthday. Pagkatapos nun, papakawalan na kita. Kenzo's POV. Ilang araw na ang lumipas mula nang mangyari ang insidenteng may kinalaman kay Mr. Verhel. Ilang araw na rin mula nang makapag-usap kami ni Mara. Sinusubukan ko pa rin bumawi sa kanya kahit alam kong iiwan niya na ako. But the more time she stays with me, the more she becomes unhappy. Pasensya ka na sa luto ko ah. Panaytawag ang sekretarya ko kanina. Na-overcook tuloy ang egg. It's okay. Matipid niyang sagot. Napangiti ako nang makitang diretso lang siya sa pagkain. Matapos niyang magkasakit na walan siya ng ganang kumain. Kahit anong ihain ko, hindi niya pinapansin.
Bigla ko tuloy naalala ang mga effort niya sa akin noon. She did everything to make me happy. Pinagluluto niya ako, pinagsisilbihan. And even if I treated her badly after cooking for me, she still smiles at me while telling me how much she loves me. I missed her. Can you come with me after we eat? May pupuntahan lang tayo. Pagkatapos kumain ay nasa biyahe na kami ni Mara. Hindi man lang siya nagtanong kung saan kami pupunta. Pero nang ihinto ko ang sasakyan sa tapat ng coffee shop ni Sky, nakita ko kung paano lumiwanag ang mukha niya. Bakit dinala mo ako rito? I don't want to come here. I know you're worried about him. Nanatili siya sa kinauupuan niya habang nakatingin sa coffee shop. Wala siyang kasalanan, Mara. Ako lahat ang may kagagawa nun. Kung magagalit ka, sa akin ka lang magalit. I don't want to see you hurting. At nakikita kong sumasaya ka sa tuwing kasama siya. Umibis ako ng kotse at pinagbuksan siya. Mara! Lumabas si Sky sa coffee shop. Gulat ito at matagal na nakatingin sa asawa ko. Sky, huminga ako ng malalim. It hurts me to do this. Pero alam kong isa si Sky sa mga nagpasaya sa asawa ko. When I was busy hurting her, he was there to tell her she's worth it. That she doesn't deserve to be treated like how I treated her. My wife was a diamond. I couldn't see that. But what I failed to see, he saw it very clearly. He saw how beautiful and worthy she was. Ngumiti ako. I'll go ahead, may trabaho pa ako. Tumingin sa akin si Mara. There she goes again, looking at me with those sad eyes. Paano ko ba maaalis ang lungkot sa mga mata niya? Do I really need to disappear from her life? Can I pick you up later? I tried to smile, but she shook her head. Kaya kong umuwi ng mag-isa. Shit! Malutong kong mura ng matabig ang coffee sa ibabaw ng desk ko. Mabilis itong nilinis ng sekretary ko at binigyan ako ng bagong coffee. Kanina pa ako nagtatrabaho pero ni isa wala akong natatapos. Puro na lang si Mara ang laman ng utak ko. She's still mine but I no longer have the right to her. Bumubuntong hiningang tumingin sa akin si Lucy. Sir, as long as you still have her heart, hinding-hindi ka mawawala ng karapatan. Malungkot akong tumingin sa picture frame sa desk ko. It was our wedding picture. Bago ko lang ito inilagay sa table ko para maalala kung gaano kasaya si Mara noong ikasal kami. She was smiling from ear to ear. Nakakapit lang siya sa braso ko kahit na parang wala akong pakialam sa kanya. I was such a jerk. Bakit ba ako natakot noon na aminin sa sarili ko kung gaano ko kamahal ang asawa ko? Now that I'm ready to tell the world how much I love her, she no longer loved me. Kahit anong gawin ko, hindi ako mapakalis sa office. Kaya mabilis akong nag-off at bumalik sa coffee shop. Pero sa labas pa lang, nag-init bigla ang gilid ng mga mata ko nang makitang eksena sa loob. Nakangiti siya. My wife is smiling and laughing with Sky. I couldn't give her that happiness. Kaya bakit ko ipagkakait sa kanya kung kayang ibigay ng iba? Galing ako sa bahay ng isang famous designer na kakilala ko. Nang malaman kong tapos na ang pinapagawa kong dress para sa asawa ko, ipinadala ko agad iyon sa mansyon. Today is my birthday. At ngayong gabi, idaraos ang party ng kaarawan ko sa Almaro Mansion. Kabado ako habang nakatayo sa harap ng glass wall at tinitingnan ang pagdating ng mga imbitadong tao. Mga kilala at malalaking tao sa lipunan. Malapit nang magsimula ang pagtitipon pero wala pa rin si Mara. Hindi na ako umuwi sa bahay matapos maipadala sa kanya ang dress. I just gave her a note that says, I'm gonna wait for her. Buong akala ko hindi na siya pupunta. Nandito na ang halos lahat maging ang mga magulang ni Mara. Nawala na ako ng ganang i-celebrate ang birthday ko. Pero natigilan ako at ang ilan pang mga tao nang makita ang pagpasok ng isang babae sa malaking pintuan ng mansyon. A woman wearing a black sexy ball gown dress entered the big wooden door. She was stunningly beautiful with that dress. Kumikinang iyon, bagay na bagay, na lalong nagpatingkad sa angking ganda at alindog ng asawa ko. I'm wearing a white tuxedo that matches her dress. Kaya nang lapitan ko siya at magkatitigan kami, all eyes are on us. Puno ng paghangang tinitigan ko siya. You look dazzling, mahal. Nahihiya siyang nagbaba ng paningin. Nilapitan ko siya at maagap na kinuha ang kamay niya para ikapit sa braso ko. I kissed her on her cheeks. Namula agad ang magkabilang pisngi niya kaya napangiti ako. My baby, kahit noon pa, ganto na siya. Mahiyain lalo sa harap ng maraming tao. Naramdaman kong humigpit ang kapit niya sa braso ko. Don't worry, you're the most beautiful woman in this party tonight. Nag-angat siya ng mukha sa akin. I'm scared.
Hinawakan ko ang kamay niyang nakakapit sa braso ko. Nanlalamig ito. Nakihalubilo na kami sa iba hanggang sa lapitan kami ni Mama at ng mga magulang ni Mara. Sa loob ng 2 taon, wala silang alam sa totoong estado ng pagsasama namin. Mara kept everything to herself. Ayaw niyang makialam ang mga magulang namin dahil natatakot siyang paghiwalayin nila lalo kami. Sinasaktan ko siya at tinatraidor, pero kinimkim niya ang lahat ng iyon ng mag-isa. Kumusta kayo, Iha? Bakit hindi na kayo dumadalaw sa amin? Ni hindi kayo tumatawag? I missed my little girl. At ano itong naririnig namin na hindi maganda ang pagsasama niyo? Makahulugan kaming tiningnan ng daddy ni Mara. Anak, is everything okay with you and Kenzo? Her mommy asked. Nagkatinginan kami ni Mara. I gently rubbed her hand that was clinging to me to keep her calm. Hinawakan ako ni Mama sa balikat. Huwag kayong mag-alala sa dalawang ito. They're okay. I made sure that my son would never hurt your daughter. Isa sa mga rason noon kung bakit hindi ko magawang hiwalayan si Mara, it was because of my mama. Alam ko kung gaano nila kagusto si Mara para sa akin. Sila ni Papa. And now, I couldn't be more thankful to them. Sa kalagitnaan ng party, tinawag ako ng speaker para magbigay ng speech para sa lahat. I went to the center of the spacious living room and thanked all the people that attended my party. Thank you to each and every one of you. Friends, family, co-workers. Patuloy na namamayagpag ang Almaro of Food Company because of all of you. Sandali akong tumigil at tumingin kay Mara. And to my beautiful wife, I won't be here without you. I love you, mahal. The corners of my eyes began to heat up while looking at her gentle face. You're the most beautiful person I ever know. I'm so lucky to have you. Thank you for loving me. Lumapit ako sa table namin at kinuha ang kamay niya. Obviously, she was shy, but I pulled her into the center and danced with her. Nagsimula ring sumayaw ang iba pang mga magkakapareha sa gitna. But I feel like Mara and I are the only people in the world right now. Thank you for coming. Malungkot siyang ngumiti. I grabbed her by the waist and hugged her. Ngayon ay magkayakap kami habang sumasayaw. I love you so much, Mara. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Mara habang nasa harap kami ng pinto ng mansyon. Kauuwi lang namin and it's midnight already. Pinilit kami ni Mama na matulog sa mansyon but we insisted of going home. Pareho naming ginustong umuwi dito. Siguro dahil alam naming huli na ito. Pumasok kami sa malawak na espasyo at tumigil sa gitna. Sinalubong kami ng nakakabinging katahimikan ng paligid. I felt the emptiness of the house. Kahit kasama ko pa si Mara, isipin palang naaalis na siya, dinudurog ng pino ang puso ko. I faced her and smiled. Are you sleepy? Or you wanna drink a coffee and have a little talk with me? Malungkot niyang sinalubong ang mga mata ko. Tangina, bakit ngayon ko lang nakita ang halaga ng asawa ko? Kung pwede ko lang ibalik sa dati ang lahat. Nakahanda akong isuko ang lahat, mabawi lang ang pagmamahal niya. I never should have taken her for granted. Magkahawak pa rin ang kamay namin nang hilain niya ako papunta sa kusina. Pinaupo niya ako sa harap ng kitchen island bago lumapit sa fridge. Happy birthday! She smiled at me with a cake on her hand. It was a cake filled with white frosting and a lot of strawberries and chocolates on top. May isang kandila rin sa gitna. She sang to me as she brought me the cake. I couldn't contain the happiness I felt. My heart has been racing non-stop just by looking at her. Happy birthday, Kenzo. I baked this myself. Nagdalawang isip pa nga ako dahil yung huling cake na binigay ko sa'yo, tinapon mo lang. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mga labi ko nang maalala ang nangyari noong huling taon. Nahuli niya akong kasama ang iba't ibang babae sa araw ng birthday ko. Nag-away kami at sa sobrang inis ko, itinapon ko ang cake na dala niya. I didn't know that she made that herself. Kinaumagahan ng sabihin sa akin ni Yonesanya ang laking pagsisisi ko. Blow the candle and make a wish. Napangiti ako. Sandali akong tumahimik bago hinipan ang kandila. I love you. Bulong ko matapos mamatay ang sindi ng kandila. Ilang beses siyang dumunok bago pilit na ngumiti. Anong wish mo? Your freedom? Nawala ang ngiti sa mga labi ko. Your happiness. Biglang lumungkot ang mukha niya. Ibinaba niya ang cake na hawak at may inilabas mula sa isang drawer. This is my birthday gift for you. Alam kong magiging masaya ka rito. Inabot niya sa akin ang isang brown envelope. Nang buksan ko ito, malungkot akong ngumiti. It was our divorce papers.
magkakaroon pa kaya ng ikalawang pagkakataon ang kasal ni Kenzo at Mara bilang mag-asawa o ito na ang katapusan ng kanilang pagsasama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.